Okay guys, PayMaya to GCash 2021 update. So meron na siyang pagbabago guys. So ito guys, login tayo sa GCash. To transfer tayo ng pera ng PayMaya to GCash. So ayan guys, may balance tayong 20 pesos. So ayan guys, login tayo sa ating PayMaya account. So ayan, meron tayong balance na pera. Punta tayo sa banks transfer guys. At hanapin natin yung, scroll down nyo yung ano guys, hanapin yung GCash. So ayan. So fill up lang kayo dito guys, na ibibigay niyang ano, fill up form. So amount, kung magkano yung bibigay nyo guys, or isi-send. So ito guys, iba na siya guys, kaysa dati. So for post guys, payment lang, lagay nyo guys. Yan kasi yung nilalagay ko. Pero bala kayo. Account details. Account number, yung GCash guys, na sisendan nyo ng pera. So, ayan. Lagay nyo lang guys yung first name guys. So, ayan. So, middle initial guys, optional lang siya, hindi ko na siya nilagyan. So, last name, then efficient number, hindi ko na rin siya nilagyan, optional din naman siya. So yan niya guys, yung mga pagbabago niya guys. Meron na siyang charges na 10 pesos kada transaction guys. So hintayin niyo lang guys yung code guys na bibigay. So ayan na siya guys. Proceed niyo lang guys para matapos guys yung ano niyo, transaction guys. So ayan na guys yung receipt niyo makukuha kay PayMaya na 200 amount na transfer at transfer fee ay 10 pesos guys. So ayan guys. So ayan, nabawasan ng ating account balance. And then, punta tayo sa ating GCash. So, yan. So, yan guys. Login using our 4-digit PIN. Hina ng net. So, yan guys. Check natin kung pumasok yung 200 pesos guys. So, ayan guys. Scroll down. So, ayan guys, success. So, yun na nga guys, yung pagbabago sa PayMaya to GCash ngayong 2021. Dati wala po siyang charge kahit ilan yung iano nyo. So, ngayon guys, sinubukan ko siya guys na mag-send ng maliit na amount kung magkano yung charges. So, ayan guys, login lang guys. So, wala na yung pag-transfer ko guys na perang 200. So, log out ulit. Then, punta ulit tayo sa ating PayMaya account. And then, punta tayo sa bank transfer. Okay. Then, punta tayo sa GCash again. Tulad ng ginawa natin guys kanina. And then, fill up lang tayo guys to kung magkano amount. So, ayan, tinaray ko siya guys ng 5 pesos guys. So, titingnan natin kung magkano yung charges niya. So, same lang guys yung ating fill up sa application form na binigay ni PayMaya. So, ayan. Kasi ako guys, nagulat ako nito. Biglang nawalan ako ng 10 pesos nung isang araw. Yan pala is natural na siya. Ngayong 2021 sa PayMaya to GCash money transfer. Dati kasi wala eh. So, ayan. Pag-try ko dito guys na maglagay ng proficient mobile number optional. Try ko lang naman. So, yan aga guys. 10 pesos pa din guys yung ano niya, charge niya guys sa transfer fee. 10 pesos. Super laki. So, okay guys. Thank you. So, yan na guys yung pagbabago ngayon sa PayMaya to GCash. Pero guys, pag-try ko siya guys. PayMaya to PayMaya, wala siyang charge. At GCash to GCash, wala din siyang ano, bayad. So yan na guys yung pagbabago. Salamat. Thanks for watching.